Magandang hapon po sa ating lahat mga kabayan. Kasing ganda ng aking kapaligiran ngayon. Nakikita nyo naman, tuloy-tuloy ang Pasko. Dahil ilang tulog na po mga kabayan, talagang hindi na mapipigilan ang Pasko at bagong taon. Kaya sa hapong ito mga kabayan, tara, samahan nyo po kami sa pagsuyod. Dahil maghahanap na naman tayo para sasaya ang kanilang Pasko. Tara mga kabayan! Natusok. Ayan. Oh. Butin lang makapal yung ano, yung chinelas natin, yung slipper natin. Hindi umabot doon, konti lang. May mga umuusok doon mga kabayan. 'Yun ang tinuro ng bata kanina kaya puntahan natin. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Ay! Ay! Naunahan ka? Naunahan ako. Kumanta ako ng Merry Christmas. Narinig ako. Hi! Ano yan? Nagluluto kay ng... Ah, nagluluto kay ng baga. Nagluluto kay ng apoy. Ay, tamang-tama. Nandito ako. No. Mamamasko ako sa iyo. Sasayawan ko kayo tapos mamamasko ako. Kasi, biyaya yan eh. Diba? Apo. Oh, lagay ko muna mic. Oh. Anong pangalan? Ana Santiago po. Si Ana. Si Ate Ana Santiago. Sa inyo po yan? Opo. Wow, ang galing naman, pera na yan. Ang laki-laki ng uling mo, ate, ah. Bakit dyan may usok doon, wala? Kasi po, ma'am, dito po yung ano, dinadaanan po ng usok para po maluto po yun dito. Ah, so yun, luto na yan dyan? Opo, yun dito po, luto na po, ma'am. Dito po, hilaw pa? Opo, pinapaluto pa po yan. Pero hindi pa po kami makakaahon pa habang hindi pa po luto yan. Kailangan mawala, matanggal yung usok. Kailangan po, flat na rin po yan. Sino kasama nyo? Yung mister ko po dyan, tapos ilan po kami nag-uuling dyan. Nag-uuling po lahat kami. Nag-uuling kayo lahat dito? Opo. Kundi naubos na yung mga kaawis sa kabundukan. Hindi naman po, kasi po, tinatanggal po nila kasi may amboklaw po dyan po, ma'am. Yan po. Ah, yung ibang mga kahoy? Oh, yung po, tower po kasi yan. Kaya po, yung natatamaan po, yun ang inuuling po namin. Ay, si may itatayong tower dito. Okay. Tapos yung matatamaan, pinapatanggal, pinapaalis para hindi masayang yung para hindi masayang yung mga kahoy, pinapauling na lang. Okay, inuling po namin. So paano 'yun? Porsyentuhan lang, porsyento lang, hati. Yung nagbabantay po dito, binibigyan po namin ng kahit 5 sako po para meron din po siya. Ah, may share. Okay. O kumusta ang we wish you a Merry Christmas. Wala we pa pong Pasko. Eh. Bakit wala pa pong Pasko? Siyempre, hindi ba makahabol yan sa Pasko? Ay, hindi po siguro po, ma'am. 2 tulog na lang. Oo nga po eh. Pasko na. Ilan ang anak? 3 po. Yung isa po, Percher College po siya. Wow, kolehiyo! Yung 2 po. Wow! Ay, yung isa po, 9 taon po. Tapos yung isa, 2 taon. 3 po sila. 3 sila? Opo. Ang panganay mo ay kolehiyo na? Opo. Nag-aaral hanggang ngayon? Opo. College, first year college pa po siya. First year college, wow, okay. Ang galing naman mga kabayan, oo, nag-aaral. Okay. Yung 2 pong anak ko maliliit, andiyan po sila. Sabi ng kadalasan ng mga katutubong ITAS natin, ayaw nilang, nagsipag sila kasi ayaw nilang matulad yung mga anak nila na hindi nakapag-aral,
no, ay hindi nakapagtapos. Kaya sila nagsipag para matustusan o mabigyan nila ng magandang kinabukasan yung mga anak nila. Opo. So yan po yung buhay ng mga katutubong ako Aetas po, gusto dito. Kahit babae po ako, gusto ko po kahit ganyan po ang trabaho ko para po matustusan ko po yung anak ko po, ma'am, yung nag-aaral. So kahit gawaing panlalaki o mahirap o mabigat, talagang kinakaya nyo alang-alang sa anak nyo na mabigyan ng magandang kinabukasan. Opo. Ah, okay. Ilang araw to, ate, bago maging uling? Isang linggo din po, ma'am. Pinausukan ko po yan nung linggo. Ano na ngayon? To sa linggo ulit. Maano, siguro. Pwede? Kaya hindi pa po. Ayan, ate Ana, meron ka ng panghanda sa Pasko. Salamat po. Merry Christmas po. At meron pang pambili ng Ricados. Oh. Salamat po. Hindi mo makakahabol yung pambili mo para sa Pasko dahil sabi mo matagal pa yan. No? Sigurado na ngayon na meron kang panghanda sa Pasko at bagong taon dahil meron ng pang-spaghetti dyan, pang-pansit, bigas, no? Mga kompleto Ricados na yan dyan, Ate Ana. Isa rin po pala ako sinasali sa ganun po. Merry Christmas po. Salamat po. Ayan. O, diba? Sa sobrang init na ginagawa mo dyan, wala kang reklamo sa kagustuhan. Lalong-lalo na napahanga ako sa'yo doon. Nasabi mo, meron kang anak na first year college. Ginagawa mo ito para doon sa anak mo na nag-aaral na gusto mo makatapos. O, good luck, Ate Ana, ha? Tama yung ginagawa. Magsipag para sa kinabukasan ng mga bata, ha? Okay, bye-bye. Merry Christmas and Happy New Year, Ate Ana. Bye. Merry Christmas po. Merry Christmas. So ayan po mga kabayan, merong mga katutubong Aetas dito na ang sisipag ng ating mga kapatid na mga Aetas. Lahat ng gawain dito sa kabundukan talagang walang reklamo. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Kaya para-paraan lang talaga. Hi kuya! Merry Christmas! Merry Christmas and Happy New Year! Kumusta po kayo dyan? Okay lang kayo? Anong ginagawa? Wala lang apoy to, kuya? Dito po, sa baba, dito po. Ay, may apoy pa to? Wala na po yan. Eh, ito? Anong pangalan mo, kuya? Robin Padilla? Ikaw pala yan, nandito si Ariel Rodriguez. Kamusta na? Anong hinuhukay mo, kuya? Ginto? Gintong itim? Ha? Hala, may apoy pala itong mga kabayan. Ayan, umuusok. Diba, kuya? Lagi ko lang mic ha para marinig ka. Pag ganyan, kailangan pag naghukay, kuya, yung may kawit. Kasi hindi pwedeng diretso ng... Hindi po pwedeng kamay yan po eh. Mainit po sa kamay. Mainit? Masunog po yung kamay. Subukan mo nga kung mainit. Hindi po pwede. Katapos, sa ano po, hawak ka na pa ng tubig kasi delikado po eh. Pasma. So kailangan, ako nga po kuya. Ito po. So kailangan, ay hala, ang dami pala sa ilalim kuya. Opo. No? Oh, uling po. Ayan yung... ang lalaki Uling po yan. Wow. Sa ano po. So kailangan dandahan lang din. Opo, kasi po, di madurog. Opo. Kasi sayang pag nadurog, wala na. Opo, sayang po. Ayan o. So ang ilalim niyang kuya, puro... Uling niyo naman. Uling. Wow, mga ilang sako kaya ito kuya? Ano po? Pambayad lang ng utang ko yun. Pambayad ng utang. O hindi bali, at least may pangbayad, tapos makakautang ulit. Opo. So ayan po mga kabayan, nakita niyo puro eucalyptus ba? Opo, tsaka mahogani. Mahogani, no? Nakita niyo naman, ang daming eucalyptus at mahogani. Baka nagtaka kayo, no, na ang daming pinutol. Maglalagay po kasi ng ano, ng... tower. Ayun po, oh, may tower doon sa kabila. Amuklaw po yan. Amuklaw? Opo. Amuklaw, kung tawagin. So ngayon, masasagasaan to para mapakinabangan yung kahoy, uulingin na lang. Kasi ganun naman din masasagasaan or talagang tatanggalin siya. Opo. Oh, kumusta kayo? Nagmerienda na kayo? Di pa po. Ha? Mag-merienda po. Wala yung tindahan dito. Ay, oo nga pala, no? Wala palang tindahan. Dapat pala ako nagdala ng merienda. Kung alam ko lang na meron pala ako madadaan na ganito, nagdala na sana ako ng merienda. Ako. O, diba? O, kumusta sa Pasko? Alam, masaya naman po. Masaya? Kahit na konti lang ang dabi, din na po. Tama. Ilan ang anak mo? Tatlo po. Tatlo. Nasaan si Mrs.? Nandoon po sa baba po. Ah, nandoon. Kasama mo rin yung mga anak mo?
Opo, pag nag-ano po ng uling. Anong na ibili mo para sa Pasko at bagong taon? Yung kisan pag ano, may naka-ready na panghanda para sa Pasko? Opo, meron na. Po. Meron na tulad ng pan, tinapay. Tinapay. Oh, sige, tinapay, dagdagan ko ng pang-spaghetti at pansit. May bigas na rin dyan, may mga dilata na rin dyan. Kompleto rin bili ng bawang at sibuyas. Para lalong bumango at masarap. Salamat po. Oh, di ba, Papa Robin? Oh, grab mo. Oh, sige na, bye-bye na. Merry Christmas and Happy New Year. Bye. Merry Christmas po, Happy New Year po. So ayan mga kabayan, tuloy-tuloy tayo sa ating paglalakbay dito sa kabundukan na meron na naman tayong nakikita na masisipag talaga. Tiyaga at sipag para may malaga. Hi, kuya! Good afternoon! Wow, ang daming kahoy! Mga yulikiptos, mga eucalyptus, no, kuya? O, di ba? Ang dami, O, ito mga kabayan, o, di ba? Eucalyptus, kadalasan, at merong mahogani. So, ayan po yung uling lahat. Siguro, ang dami-dami nito pag naluto na, kuya. Pag naging uling na siya, kuya. Ano? Anong pangalan ni kuya? Roger. Maglagay mo na ako ng mic, kuya Roger. Kumusta, kuya Roger? Okay naman po. Okay lang. Opo. Kahit mainit? Opo. Wala. Ha? Opo. O, nasaan ang asawa ni kuya Roger? Nandun po sa bahay. Nasa bahay. Ilan po ang anak niyo? Tatlo lang po. Tatlo lang. So, kailangan dagdagan pa kasi may lang. No, kailangan gawin yung sampo. Hindi na po pwede. Mahirap po yung buhay. Wow. Bakit nasabi yung mahirap ang buhay? Wala. Tulad nito po. Kung hindi ka mag-uling, wala nang kakainin po. Ano ba ang iba pang trabaho ni Kuya Roger bukod dito sa pag-uuling? Pag wala ganito, pag tapos na po yung ganito, mga worker, yung contraction po. Ah, sa bayan na naman kayo. Maghanap na naman ng trabaho bilang isang construction worker. Opo. Ngayon, walang trabaho, kaya nandito kayo. Opo. Bukod doon sa pagiging construction worker, Kuya Roger, at pag-uuling, ano pa po ang ginagawa nyo? Nakikipag-ano lang po ng palay minsan, nakikipag-gapas lang. Wala kayong bukiri na nagtatanim ng mga gulay? Meron po na, wala po kami sariling lupa, nakikipag-ano lang kami yung nagiram ng lupa para mataniman. Ah, so meron din kayong pananim. Ano bang mga pananim nyo, Kuya Roger? Mga ano, talong, kaso na wala na po, naubos na po. Anong klaseng talong? Malalaki, mahahaba, maliliit? Yung maliliit lang po. Yung... Ah, yung mga ganito. Mga gaano kaliit? Po, meron malalaki rin po. Ganito, gaano kalalaki yung malaki? Yung ganito po. Ah, gaano kahaba? Mga ganyan? Ganyan po, yan. Or mga ganito kahaba? O, ganyan po, meron. Ang laki naman. Oh, meron po talagang malalaking talong. Ah, meron din. Meron ding maliliit. Oh, gaano kaliliit kaya yung mga talong na iba? Mga ganito? Hindi, ganito po yung... Ah, gaano din po kahaba? Ganun din po, kaso pag maliit pa siya, hindi pa mahaba. Pag malaki, ganito. Ah, saan masarap kainin? Yung malaki o yung maliit? Hindi ko po alam. Hindi ko po alam. Kailan mo to sisindihan, Kuya Roger? Ano po yan? Marami pa pong trabaho yan. Lalagyan ko po ng... Anong klaseng trabaho? Stick po rito. Saka tapos? May arang pa po ng ano, damo. Pupunoy po ng damo yan. Ah, Diyos ko, hindi pala basta-basta, Kuya Roger. No? Aabutin ka pa kaya ng ilang linggo dito sa ginagawa nyo? Ito, kung pagtrabahuan ng isang araw ito, matatapos pa. Matatapos na. Kailan, bago mauling... Mga 6 na araw po. 6 na araw, so halos isang linggo din po, Kuya Roger. O, kumusta pala, Kuya Roger? Hindi pala ito makakaabot sa Pasko kasi 2 araw lang, Pasko na. Tapos ito, 1 linggo pa pala, 6 na... Wala pong magagawa. 6 na araw. O, ano pong gagawin sa Pasko at bagong taon? Wala pong magagawa kung mararating ng diabutan ng Pasko yan. Pwede ka naman bumali sa may ano, yung alimbawa, may kukuha po ng ganyan, buyer. Opo.
Ah, mag-advance muna. Kumbaga, uutang muna. Oh, kahit, bayad pag naluto na. Kahit pambili lang po ng pang na-chibwe, no? Oh, so ganyan po talaga ang kalakaran dito, mga kabayan, oh, no? Utangin muna nila bago sila makakain, oh, ng masarap, no, walang choice. Kumbaga, utang bayad. Oh. Or, katulad nito, pwede nang utangan kasi makikita ng buyer na merong ginagawa. So, pwede na. Oh, pero so, ganun po ang buhay. Pag inukay mo na po yun, wala nang mapupunta sa'yo. Wala nang mapupunta. Another utang na naman. Oh, ganyan po talaga. So, ganyan ang buhay. Okay, sige, Kuya Roger. Para hindi mo na problemahin. Meron ka ng panghanda sa Pasko. Ito, Kuya Roger. Pili ng pampabango dyan. Oh, mga ricados para maluto mo o karne para pangsahog mo dyan, Kuya Roger. Salamat. Oh, masaya kayo na hindi nyo nahahanapin at hindi mo na uutangin sa Pasko at bagong taon. Ay, maragul na pong, malaki na pong tulong to. Maragul na? Oh, ano sasabihin mo mamaya sa asawa mo? Sabi ko sa asawa ko, ito yung may nagbigay na, ano yung loob ako. Oh. Yung tulong na langit ka ako. Oh. Walang ano man, Kredager, kasi nakikita namin dito yung hirap nyo at tsaga nyo dito. Oh. No, talagang wala kang reklamo para lang talaga kumita at meron pang pangtusto sa pamilya. Okay, Merry Christmas and Happy New Year, Kuya Roger. Ayan, bye-bye. Hi! Kumusta kayo? Maganda ba ako? Sa harap? Sa talikod? Sa gilid? Sa gilid? Totoo? Parang kayo na nagsabing maganda ako. Oo, sobrang ganda. Wow, thank you. Kumusta kayo? Bakit nag-umpukan? Anong meron? Nag-aantay ka ng meeting? Ha? Ito kasi nung sino to? Mga anak mo? Ah, bayaw. Ah, itong dalawa. Ah. O, nasaan yung iba? Nasa ano po? Ha? Nasa, mag-ano po sa damo. Nagdadamo. O, kumusta naman kayo? Okay naman. Anong ginagawa yun dito? Wala po, nag-uuling. Nag-uuling. Anong pangalan ni ate? Jeneline po. Si ate? Jeneline? O, si Jeneline. Dalawang anak, tatlo? Lima po. Ay, lima? Oh, ito yung bunso. Oh. Meron pa? Pinakabunso, nasa apo niya. Ah, so lahat kayo dito, nag-uuling kayo. Then, ito yung tulugan mo, dito kayo natutulog samantala habang nag-uuling kayo dito sa tuktok ng... Oh, sa lupa lang. Diyan na kayo nahihiga. Oh. Eh, paano pag umulan, idahon lang ng mahogani ang bahay niyo, tinutulugan niyo. Paano pag umulan? Wala, mababasa po. Ha? Mababasa lang po. Mababasa? Oh, kawawa naman. O, nagmerienda na kayo? Hindi po. Bakit? Kasi wala po nung, mahirap pong walang ano. Ha? Wala pang binta, wala pang kita? Wala po. Si Mr. ngayon, anong oras uwi? Mga alas 10 po. Alas 10, saan yung ulingan mo? Diyan po sa baba yun. Maliit lang po yung ulingan. Maliit lang. Oh. Grabe dito mga kabayan, no? Kasi... sabi nga nung isa kanina, kahit babae siya pero ginagawa niya, kinakaya niya yung trabaho, pang lalaki. Kahit din ako, nagtatrabaho ako, kahit babae din ako. Ginagawa. Para lang may pambili kayo ng... Mahirap lang kasi yung mga kulot ko. Kakayanin nyo? Oo. Pag hindi ka nakuuling, wala ka ng pambili ng kape. Alam nyo mga kabayan, madalas sinasabi nila, pag hindi sila gagawa, o kikilos, wala silang pambili ng kape. Kumbaga, kape lang talaga ang kahilingan nila, kape lang talaga ang gusto nila. Yung, kumbaga, napaka-simpleng kahilingan, no, magkapera sila, maibili nila ng kape, ayos na, konting bigas, ayos na yung ganun. Diba? Tulad ngayon, kanina, walang natira sa kanin. Sa kaldero, walang kanin, walang natira. Kanin, no? Ngayon dito naman sa kabila, wala ding natirang kanin. Kumbaga, yung saing nila, yung kain nila, sapat-sapat lang talaga. No? Ipidin nila kung anong
natitirang pagkain nila. Kaya napakahirap. Kaya Diyos ko po, salamat po talaga. Dahil 3 years na tayo, no, na namimigay ng pamaskong handog sa mga kabayan natin na tulad nila, no? At itong taon, itong Disyembre, talagang halos mga katutubong itas ang nabigyan natin nung na-discover ko po yung buhay nila sa araw-araw, na nakikita ko actual po mga kabayan kung anong hirap niya dito sa kabundukan, kaya nanatili ako nandito, no? At kasama ko po yung aking mga sponsors, tayong lahat, no, na walang sawang umakyat, no, akyat baba sa kabundukan para lang mabigyan natin sila ng konting saya sa darating na Pasko at bagong taon na maibsan yung hirap nila sa araw-araw. Okay, Ate, ano pangalan ulit? Jeneline. Ate Jeneline, meron kaming regalo sa iyo. Merry Christmas po. Merry Christmas din po sa inyo. Tuloy ang buhay, no? At talagang sadyang ganyan. Kailangan lang natin lumaban kahit sobrang hirap na, wala tayong magagawa. Kasi mas mahirap, no? Mahirap. Pag walang makain. No, hindi bali maghirap basta may makakain. Di ba? Okay, sige. Dito na kami, Ate Jeneline. Bye. Merry Christmas. Okay. Sabi ni Kuya, hi Kuya. Sabi ni hi Kuya. Binalik lang din niya sa akin yung yung hinay ko. Hi! Anong ginagawa niyo po dito, Kuya? Lagay ko lang yung mic, Kuya. Nag-uuling kayo? Kasama niyo mga anak niyo? Hindi. Kami lang. Ay, misis mo. Misis ko. Ukain na tayo. Wala mga kanin eh. Ha? Ubos na po yung kanin? Oo. Hindi pa nakapagsaing? Hindi pa po eh. Bakit? Wala akong bigas eh. Walang bigas? Oo. Ukay lang pa magkakaroon ng bigas? Mamaya pa po yan. Ah, mamayang hapunan. Pero kumain na kayo ng tanghalian. Anong ulam po kanina? Ah, pilis. Noodles. Wow, ang sarap. Mainit-init na sabaw. Oh, yun ang ulam nyo kanina. O mamaya, ano naman ang ulamin nyo po? Ay, hindi ko na po alam. Ha? Tuyo na lang. Tuyo? Ah, masarap po yun. No, lalo na pinagsabay mo yung pilis at saka pritong tuyo. Inihaw na tuyo, ang sarap-sarap na. Anong pangalan niyo po, Kuya? Vincent. Si Kuya Vincent, kumusta kayo dito, Kuya Vincent? Ano ang hanap buhay dito sa bundok? Ah, ganun eh. Kung walang uling, nagtatanim na saging sa bundok. Uuwi na kami doon. May mga pananim din po kayo. Oh. Bukod sa saging, anong pang mga pananim niyo po doon, Kuya? Gabi. Wow, anong klaseng gabi po yun? Yung binibenta sa baba. Anong oras kayo nagtatanim ng gabi? Pagkatapos ng Pasko, ano na, nagtatanim na kami. Nagtatanim kayo. Anong oras ka magsimula sa pagtatanim ng gabi? Anong oras kayo? December. Umaga? Pagtatanim, umaga. Umaga? Oo, hanggang nga po. Ano? Mali ang sinasabi nyo. Sabi nyo, nagtatanim kayo ng gabi. Tapos alas 8 ng umaga kayo alis ng bahay para magtanim ng gabi. Hindi gabi yun. Umaga na ang tawag doon. Dapat pag gabi, gabi din kayo magtanim. Gutom ka? Aray ko si Kuya, nalito na siya. Bakit hindi pwede magtanim sa gabi? Ma'am, sa amin kasi hindi pwede. Seryoso din ko. Ibang pagtatanim sa gabi. No, kay Mrs. lang magtanim, no? Oh, ilan ang anak ni Kuya? Tatlo.
Tatlo. Dito kayo natutulog? Diyan lang. Ah, wow! May tinapay, oh! Ayan, binigay ka lang kanina din yan. May tinapay! May nagbigay kanina. Yung sa... Oh, yung dumadaan, binibigyan kami. Wow! Ang bait naman. Oh, dapat ganun, may merienda. At mayroon pang kapirasong... saging. Saging. Dito kayo natutulog? Diyan na. Paano pag umulan? Ha? Paano pag umulan? Ala. Kuha ka lang ng tao saging doon. Nilagyan mo lang ng tao saging mo yun ng ano na yan. Hindi kayo nababasa dyan? Hindi naman. Eh, wala na, hindi naman tagulan po ngayon eh. Sa bagay. No, pero nakarang araw, umulan. Oo. Diba? Ano, nakarang gabi pala, umulan. Mm. Ano, kasi kahit anong hirap ng buhay, mga katotobo, mga kapatid nating Aitas, pero nandoon pa rin yung tawa, nakasmile pa din. No, hindi nila iniinday yung hirap ng buhay. Dapat ganun, no? Gayahin natin sila na lumalaban, no? Naghihirap dito sa kabundukan, hindi nakakalimutan yung ngiti, yung pagtawa. Kasi importante yan eh. Hirap na nga sa buhay, tapos puro problema iniisip mo, hindi ka marunong ngumiti, wala. Paanong buhay? Eh, walang choice eh. Kailangan gumalaw ka, kumilos ka, marunong ka magtiyaga para merong mailalaga, kuya. Tama, kuya. Tama yan. Diba? Kaya ako'y natutuwa tuwing dating ko, na kahit pa paano, ngumingiti, tumatawa, parang walang problema, yun yung tamang gagawin natin. Diba? Okay, sige kuya, para hindi mo na problemahin yung Pasko mo, meron kang regalo sa akin. Merry Christmas! Meron ka ng panghanda sa Pasko. At bagong taon, kuya, pambili mo ng Ricardo sa lulutuin mong spaghetti at pansit kanton. Ay, pansit kanton! Pansit! Ayan, no? Siyempre, may pang... Masaya. Masaya? Bakit masaya kayo? Ang ganyan na nagbigay kayo. Na meron na mailuloto para sa pamilya. Ayan. Walang problema, kuya. Merry Christmas and Happy New Year. I-enjoy ang Pasko. Okay, bye, kuya. So, ayan po mga kabayan. Natapos na rin po natin. No? Dahil meron tayong napansin dito sa... bundok po mga kabayan, no, na nagkakahoy. Puro sila nag-uuling. I mean, nag-uuling. Puro sila dito nag-uuling mga kabayan. Kaya inakyat natin at tininan natin at ang dami pala nito. Akala namin isang barong-barong lang na nandiyan. Pero nung nakarating kami doon sa itaas, marami pala. Lima silang pamilya po mga kabayan. So, nandito na kami. Pare-pareha sila. Nagsisipag, nagtsatsaga. Sa sobrang init na ginagawa nila ay binigyan natin ng pagmamahal, no? Dahil nakitaan naman natin na nagsipag sila dahil sabi nila darating yung Pasko at meron silang mga anak na nag-aaral, may mga kolehiyo. Take note mga kabayan, may mga anak silang nag-aaral, nagkokolehiyo. Kaya gagawin nila lahat, halos mga babae ang gumagawa doon, no? Gagawin nila ang lahat para makapag-aral yung mga anak nila at mabigyan nila ng magandang kinabukasan na hindi matulad sa kanila na yung bang sabi na natin hindi nakapagtapos ng grade school, no? Dahil mahirap yung buhay. So ngayon sa henerasyon nila ng kanilang mga anak ay bibigyan nila ng magandang kinabukasan. So doon pala mga kabayan, no, makitaan mo yung sipag at tiyaga dito sa ginagawa nila. Hindi nila iniinday yung sobrang init, hindi nila iniinday yung sobrang hirap. No, mas iniinda nila kung ano yung maibigay nilang magandang kinabukasan sa mga anak nila. Kaya tara mga kabayan, maraming salamat po talaga sa ating lahat, sa ating mga sponsors, subscribers, followers, YouTube members, viewers, commentators, sa lahat po nakikisa sa aking munting adikain. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dahil hindi ko po ito mararating kung hindi po kayo kasama sa ginagawa natin. Bye! Okay, syempre sa ngayon, ito po muna ang aking pasasalamatan po mga kabayan, no? Dahil ito po yung mababanggit ko ng mga sponsors po mga kabayan. Ito ay ito po yung naging sponsors dito natin ngayon sa mga ginagawa natin, sa mga binibigay natin. Okay? So maraming salamat po sa walang sawang pagmamahal. Sir Sunny and Ma'am Sonia Mateo from San Jose, California, 5,000. Ma'am Marie Catani from San Diego, California, 2,161.60. Ma'am Elvi Taluban, 3,000. Ma'am Bebeng from Bremerton, Washington, 2,800.
Ma'am Mercy of Toronto, Canada, 4,017 pesos. From Tita Lona, 2,000. Ma'am Rosemary Lim, 2,000. Ma'am Jane Munar, 1,500. Ma'am Liza, 2,000. Anon from BDO, 1,000. May anong po kasi mga kabayan, kasi mayroon nagbibigay sa atin na hindi nag-update o hindi nag-i-inform sa atin. May mga ganun po kasi, no? Nagbibigay sa akin o nagbibigay ng pagmamahal na hindi nagpapakilala, na pumapasok sa BDO natin, sa account natin. So, ang ginagawa ko ay anon from BDO or anon, mga ganun. So, anon from BDO, 1,000. Ma'am Marso Kinsey, my YouTube channel po ito mga kabayan, please bisitahin at supportahan po natin, 2,500. Ma'am Evangeline Masiklat, 500. The Benz Triplets, my YouTube channel po ito mga kabayan, please bisitahin at supportahan po natin, 2,000. Ma'am Michelle Sarado, 1,500 Sarado. Anonymous from Atlanta, Georgia, 2,118. From Tita Almi, 2,000. From Tita and Tito from Montreal, 3,500. Sir Louis Vidal Dilia, 3,000. Ma'am Helen Agpalo from Singapore, 3,000. Ma'am Aveline Melindres, 3,000. From OFW ng Malaysia, 3,000. Anon, BDO, another unknown, 2,000. Ma'am Katrina and Sir Carl De Los Santos, 4,000. From Sis Blissy Cat, 3,548. Madam Ran from Japan, 3,720. From Anonymous Sponsor, 2,000. From King City, Ontario, Canada, 3,015. Sky B from Winnipeg, Canada, 4,000. Meron itong YouTube channel po mga kabayan, please bisitan at supportahan po natin. From Toronto, Canada, 4,000. So Silent Sponsor, 1,000. Anonymous Sponsor, 4,000. Lahat yung tiwala nyo po sa buong team, sa araw-araw yung panonood without skipping ads, sa all-out support nyo po, kahit hindi ko po kayo makakilala in person, no? Pero nandiyan yung puso nyo na natili pa rin dito sa aking munting atikain. Mula noon hanggang ngayon po mga kabayan, ang dami, merong nawawala, merong darating, merong nagstay, no? Pero lahat yun ay pasasalamatan namin. Yun nga, sabi ko kanina, hindi kami mapapagod yung buong team sa araw-araw akit baba ng kabundukan para marating namin yung mga taong nangangailangan para yung mission natin ay tuloy-tuloy, kasi alam ko hindi rin kayo nagsasawa sa amin sumuporta at pagbibigay ng pagmamahal at pagbibigay ng tiwala sa amin. Yun lang din po yung pwede namang igante. Yung buong pasasalamat, dasal, nawa ibigyan pa kayo ng mahabang buhay, nawa ibigyan pa kayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw, nawa ibigyan pa kayo ng maraming biyaya, dahil alam namin kung gaano kabusilak ang inyong puso para sa mga taong nangangailangan natin ng nangangailangan ng pagmamahal. Kaya maraming salamat po sa inyo mula noon.